everyone! Welcome back to another vlog! So today guys, ito na po ang ating empty apartment tour kasi today ang start ng lipat namin. Sorry, nasa may kayo door. Nakiusap lang kami sa owner kung pwedeng maglipat na kami ng ibang gamit namin ngayon. And he said yes naman. So okay na okay. Meron kaming mga pwedeng ilipat ngayon pero hindi pa kami dito matutulog. So i-empty apartment tour ko muna kayo para makita nyo yung apartment namin ngayon. Wala pang kagamit-gamit. Anyway guys, we are so excited to move in and sana lumabas yung langaw. May nakapasok na langaw. Ito guys yung front door namin and straight from front door is papuntang taas hagdan. So kung sa Filipino culture hindi to pwede kasi daw lalabas yung blessing. But anyway, this is the style of the house. So, pasok tayo, papuntang bedroom yan. And ito naman yung sala. So, di ba familiar siya? Kasi ito yung apartment natin nila, love. So, ang medyo mahirap lang dito is cream yung aming carpet. Maluwag naman siya. Ito, tas open siya papuntang dining. Ang medyo ayaw ko lang dito is close siya sa kitchen. Kasi gusto ko sana yung maganda talaga yung flow, yung open concept talaga para while you are entertaining, you are also cooking. Pero wala eh, ganito talaga yung mga style ng apartment sa building na to. So, ayun. But anyway, yung dining area namin will be here. Ayan. Tapos, meron kami ditong heater and AC na digital na siya. So, naka 74 siya ngayon. Kaya pala medyo mainit. Anyway, this is closet for the coats, ayan, or shoes, ganyan. Kasi usually, sa back door kami dumadaan kasi nandyan yung garage sa back door. So, ayan siya. And then here naman guys, this is the kitchen. Ayan, merong microwave. Tapos meron na siyang stove na may oven. Tapos madami siyang cupboard area dito. Madami yung storage for the food, tapos meron na rin siyang dishwasher, kaya masaya po si Mr. Magnicos kasi may dishwasher. And so, extra storage pa po dito for the pantry, ganun. Tapos may same size din ng fridge dun sa amin, tsaka freezer. Ayan. At parang mas okay itong sa kanila kasi pag ganito to, hindi sa atin straight lang, di ba? Ayan. So, okay naman. And then, dito sa my kitchen, guys, meron kaming maliit na half bath. Parang, ano lang siya, toilet lang talaga siya, restroom lang talaga. Meron lang sink with cabinet sa baba, tas yung toilet bowl na mismo. So, yun. Pang bisita or para hindi ka na umakyat pag naiihi ka. So, punta naman tayo guys sa my basement. Yung basement dito guys is way better than our basement. Ang kaso nga lang dito, yung basement kasi dun sa amin, hindi siya finished, diba? Eto, finished siya. Meron siyang carpet. Ang problema lang, yung balak ko na gawin sa basement ngayon ay hindi na sana for entertainment. Gusto ko sana na mag-basement gardening para sa winter. Pero dahil carpeted to, baka hindi natin magawa yun kasi syempre mag-molds or masira. So, let's go to the basement. Naka-carpet siya. Yung carpet niya, guys, is same sa carpet namin sa bahay. Medyo basa pa ito kasi nag-carpet shampoo sila. So, ito yung basement, guys. Ang balak ko is palitan namin yung mga ilaw kasi parang naka-dim light lang siya. So, parang, alam mo yun, parang napaka-basement feeling. But, anyway, ito siya, maluwag siya. Pwede pa mag-ano ng entertainment area dito. Like, TV, sofa, or gym, or office, ganyan. So, okay siya. Gusto ko, guys, yung madami kami mga cabinet dito. Kasi, di ba, pag nagsa-Sam's Club kami kasi, masyadong madami talaga. Bulk talaga. So, ang balak namin ni Mac, guys, dahil nga malapit na rin naman mag-winter. Parang yung ginawa ko na naman last year na bulk order talaga or madami na akong bumibili para pag winter time, kahit hindi na kami lumabas, baka pangarang mga once a month na lang para to get some fresh meat or produce, ganyan. Pero yung mga other stuff namin, hindi na kami labas ng labas, you know what I mean? Kasi kapag winter time,
Ang hirap magkarga sa sasakyan. Ang lamig. Kaya ayaw namin yung labas kami ng labas. So, yun. Mag-stuck kami. So, there's another door here, guys. Ito naman ay yung papunta po sa washer and dryer area and sa mga gamit ng bahay. Ayan. When I say gamit, the AC and the furnace. So, ayan, meron kami dito na pre-provide ng new owner of the apartment na washer and dryer. Tapos madami silang mga cabinet dyan, so pwede kami maglagay dyan ng mga gamit namin. Like pang laba and mga tools ni Mac, ganyan. Tapos dito guys, yung sa furnace namin. So, nandyan yung pang, ito guys yung para sa ano, heater tsaka air conditioning system ng bahay. Tapos itong black na tank na to, and ito, is for the water softener. Ayan. Okay siya guys kasi madami siyang mga cabinet dito. Madaming pwedeng ilagay si Mac dyan ng mga tools or whatever. Pero anyway, kasi sa garage nila ngayon na natapat namin is madami din siyang cabinet na para sa tools. So baka dun din ilagay yung iba kung walang magnakaw. Kasi open yun guys, yung garage. Open siya sa ibang apartments. Close lang sa harap yung garage mismo. Ayan. Punta naman tayo guys dito sa taas na area. Close lang natin to. So, this is the stairway pataas. Okay siya kasi may handle. Very important. First dito guys, na pintuan is this one. Papuntang, bathroom. Na-bless na po namin to kanina. Ayan, so, almost the same style. Mas maluwag lang to ng konti. Mas madami siyang mga drawers, cabinet, ayan. Tapos meron din dito over the toilet. Tapos bricks siya. Feeling ko, ay hindi, oo nga. Bricks siya. Dun sa kabilang unit, dun kay Nessie, bricks yung kanyang salas. Pero ito, bathroom lang yung bricks. Tapos, gusto ko pa dito may bintana siya. So okay na okay. Dito sa side guys, parang may space siya dito. Siguro pwede namin itong gawing laundry area. Yung paglagyan ng laundry basket namin. And then of course, dito sa shower area niya guys, merong tub. Tapos may lagayan na dito ng mga shampoo, conditioner, ganun. Parang mas maliit to, no? Kaysa dun sa atin. No. Short lang siya. Pang isang tao. Ayan. Tapos may shower din siya. Ayaw lang namin dito yung shower. So, papalitan namin yan, yung shower na part na yan. But anyway, may tub. So, lilinisan ko lang to siguro para scrub-scrub lang. Matanggal lang yung ibang soap. Pero parang nilinisan naman na nila. Talaga ano lang ata. Nagmarka lang talaga. Yung parang tubig. Ganun. So, dito naman guys, may maliit po na linen closet. So, very important sa amin to. Then, at the end of the hallway is another bedroom. Ayan. Mas, parang yung bedroom na to, mas maliit siya kaysa sa bedroom namin. No? Mahal. Parang ganit yung bedroom ng isang bahay. Na pinuntahan natin, no? Ganito siya kaliliit. Tapos, meron siyang bintana dito. Kita namin dito yung sa garage, yung sa backyard, ganyan. Maganda yung view niya naman dito, guys. Ayan. Tapos, nandito yung closet. So, may closet siya dito. Uy, may ilaw. Buti naman. Naisip nila yun. Ba't yung atin walang ilaw, no? Wala. Katakot pero. Ayan. May closet siya. Punta tayo sa kabilang kwarto. This is the master bedroom. We will stay here kasi mas malaki siya. Pwede dito dalawang queen size bed. Pero yung queen muna namin, tsaka na kami kukuha ng king size. And ito yung view namin dito guys. Pakita mo nga mahal. Kaya lang kasi hazy eh. Ang dumi ng pintana. Yan. So, ito yung neighborhood. Tapos, nandyan sa kabila, sila sis Maris, sila Jovan, dun sila. Sila sis GC sa kabilang building lang. And then, ito guys, is meron pala siyang walk-in closet. Hindi ko alam na may ganito siya. Nasabi lang nilab sa akin nung isang araw. Ayan. Meron siyang mas maliit lang naman na walk-in closet. So, ito yung para sa akin na area siguro kasi parang
pag ano, mas madami naman akong damit kaysa kay Mac. Tapos, parang iba yung tingin mo, sir, ah. Meron siyang sariling closet. Ayan. Ayan. So, dito naman siya maglalagay ng damit niya. Ayan. Kasi, doon sa tinitirahan namin ngayon, tig-isa na kami ng closet doon. Nilalagay ko yung damit ko doon sa spare bedroom kasi parang yun yung akin na lang. Pero ngayon, dyan ko na lang din nilalagay. Yun lang kasi guys, kapag natutulog yung isa sa amin, hindi ko alam, baka maglilipat na naman ako ng damit ko sa kabila. Para hindi ko siya may storbo. Light sleeper kasi siya eh. But anyway, the other bedroom, we might probably use that as my office. Kasi diba, kailangan ko rin kasi nung area kung saan ako mag-i-edit, ganyan. So, yun pa yung isang nilipat namin ang laki ng table ko. So, yun yung dito sa taas, guys. So, guys, ito yung backyard namin. May deck siya, pero lilinisin pa namin yung deck kasi dyan. So, parang pwede siya mag-barbecue dito, outside, ganyan. Tapos, dito sa side, guys, is ito yung may bricks isang ganyan. Tapos, meron ng source of water. So, gusto namin dito kasi at least makakapag-car wash kami dito. Yung automatic car wash kasi dito, guys, hindi siya masyadong nakakalinis. So, yan, gagamitin namin yan. So, pwede pa mag-picnic dito. And then, kasali din dito, guys, yung area na yon. Nakakita nyo yung parang maliit doon na structure. May, ano doon, pwedeng mag-barbecue. May mga tables and chairs na rin doon. So, pwedeng doon mag-party-party. Yan siya, guys. May cover naman na siya. And yung kagandahan, may remote naman. So, kahit nagmamadali or walang mag-open, may gagawa. Ayan, may remote. So, pasok lang tayo dito kasi lilinisin din namin ito ni Mac. Ayan, so, ito yung sinasabi ko kanina. Open kasi siya to other renters. Pero, ayos lang naman. At least may takip dito sa back door. So, kahit winter, hindi malalagyan ng snow yung amin. So, ito yung cabinet. Nasa tapat namin yung mga cabinet na lagay ng mga tools and all of that. Ito, hindi ko mawari. Ba't ganito? Open dito sa side, pero may door. Yan, so, ang gagamitin namin to. Dito rin namin, ilalagay na rin yung mga bike namin. So, isa rin guys na maganda sa mga apartments nila, yung dating owner, yung owner ng apartment namin ngayon is itong mga bintana nila kasi they really have big windows in front. So, ganyan hanggang dito. Yan, so okay siya. So, pakita mo mahal yung ating view. Eh, diba? May neighbor na tayo ngayon. Dati kasi sa apartment namin across the street or on the other street, wala kaming mga bahay sa harap namin. So, yun nga lang. Parang din ako sanay ng madaming kapitbahay. Parang mas sanay na ako sa ganung buhay. Yung walang nakakakita sa akin. Yun. But anyway, at least, pwede tayong magtingin-tingin dito ng mga tao, people watching. Madami siyang source of light ba? Kumbaga, maliwanag dito, maaliwalas dito sa salas, if ever. So, yun lang guys. Ito lang po yung aming simpleng apartment. And sana, magbigay to ng inspiration sa inyo para mag-move din dito sa US. And this one guys, yung apartment pala na to, bago ko makalimutan, is nagtaas na sila. Dati 650 lang siya. Ngayon, 680 na siya. So, from our apartment, which is 525 to 680, not bad kasi bigger space siya. And yung main concern kasi namin dito, guys, is nandito kami sa pinakagilid. Malayo kami sa driveway. Tapos nasa taas ang bedroom namin. Hindi kami may istorbo kapag natutulog kami ng tanghali. Kasi night shift nga kami. So, yun talaga guys, we are willing to pay higher para lang sa tahimik na buhay namin. Para lang makatulog kami and makapag-rest kami. Kasi syempre, work, bahay na nga lang. So, why not spend more para makapagpahinga. So, yun, medyo mas mahal siya. Pero, mas maluwag naman. Tsaka may washer and dryer na din siya. So, yung washer namin guys, from the previous apartment, dadalhin pa rin namin dito. Pero, siguro paggagamitan lang namin yun ng mga uniforms or kapag may COVID, yun. Pero yung mga usual na gagamitin namin, dun na lang muna sa washer and dryer dito sa baba.
So, yun lang, guys. Thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoyed watching this video. And sana makapunta na rin kayo dito sa US, kayong mga nanonood dyan sa Pilipinas. And if you have any question regarding our movie here, ay mag-comment lang po kayo down below and I will try to answer your questions. And proceed na po tayo ngayon sa shoutout for this video. Hey everyone, thank you so much at narating nyo na naman po ang part ng vlog natin for the shoutout. And mag-shoutout lang po muna ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na Chicago First Night and we also went to Navy Pier. So yan, shoutout po kay Raymond Caberto, GC Odero, ha 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 ha, salamat sister. So Ronica Berto, Nomi Melante, Ibrahim Hailil, Christine Joy Abeliana, and oh, Marilyn Bernes, mother-in-law. Ayan. Hindi ko alam nag-comment pala siya. But anyway, everyone, thank you so much for commenting and for watching our videos. And sa laging panonood po ng videos namin and sa pagsusubscribe, ayan. Salamat ng marami. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I will talk to you guys on my next one. Bye! I think it's witchy sometimes when she laughs. I like